Ano? Iinuman tayo, bahay tayo. Hello and welcome to Vlogmas Day 3! Good morning! Welcome to Vlogmas Day 3! Good morning, Mother Dear! Morning. Eh, ba't parang bad mood yun? Ano yun, Mi? Wow! May melon! Ang tagal na ako nakatikim. Bata pa yata ako nyan. Boy, grabe ka naman. And guys, share ko lang ako. Ang ganda ng Christmas tree namin. Binili ko lang to sa DV. Ang cute na. Nakita ko kasi siya sa ano eh. Nakita ko siya ngayon sa parang our home. Pero mga silver, red, at saka gold lang yung meron. Tapos ang mahal ng tinda nila. Pero exactly the same lang siya, swear. Nakita ko din yung iba-ibang kulay na yun sa DV eh. Wala lang, share ko lang. Baka gusto nyo doon na lang bumili at supportahan ang mga local vendors ng Pilipinas. Ano-ano, parang bagong gising ka pa. Maliwanag naman ano, kailangan ba sa ilaw? Si Mami, pag umaga yata, parang di masyadong nagsasalita. Sa gabi parang ang ingay mo eh. Ano ba? Wala lang. Kumain muna tayo. Ayan ang ulam namin today. Patatim, rice, and melon juice. And I'm editing Vlogmas Day, Kemerut. Hello. Good. Ang tawag dito. Good morning ulit. Tapos na ako mag-breakfast. Nandun sila Mami sa baba. Naglilinis ng pinamalengke. Ako, meron ako i-film kasi nga kung napanood yun na yung Vlogmas Day 1 ko, and day 2, medyo delayed yung Vlogmas ko. So, katatapos ko lang kumain, maliligo na ako, kasi marami kaming i-film na videos today. It's up for Heidi and Hazel. So anyway, ligo lang ako. Bye! Hey guys, finally, nakapag-edit na ako and nakapag-upload ng mga giveaway mechanics and all. Hi! Sobrang stressful! And oh my god, bukas may klase, nakakapagod. So for today's Vlogmas, as you can see from the title, we are going to do a dream cakes taste test with my mother, of course. Lagi naman siyang kasama sa usapan. So tara na, bumaba na tayo. Mami! Let's eat! Nakapajama lang ako and t-shirt. Let's go! Yes! Parang gusto ko ng isa pang upo. Ano nang baba? Oh, ganyan talaga, hindi tataas na. Hi! Hello and welcome to Vlogmas Day 3! Bakit, Mami? So, anong ganap? Anong ganap? Yan, para makita nila. Yes, guys! Ay, so, ngayon, we actually... Laki, Mami. Ano malaki? Oh, ayan. Sexy nga ako eh. Oh, Mami. So, ayun guys, for Vlogmas Day 3, naisip ko na mag-taste test tayo ng mga bago and unique na flavors ng dream cakes. And ipinadala to ni @orangecupph on Instagram and Facebook. Grabe, sobrang thank you. Meron din po tayong mga hindi dream cakes. Mga pasties from their line as well. This red is velvet cricket. Red velvet. And this one is... Silvana! Surprise! Oh my god, ang sarap! Excited na ako. So, ano bang flavors na meron tayo? O, yan, box na natin lahat. So, sa mga nag-iisip na kung anong pwede niyong mairigalo sa inyong mga friends, sa inyong mga relatives ngayong Pasko. This perfecto. Is really easy. This one, guys! Yummy! Boy! Laban siya! OMG! Okay. This is dark chocolate cheesecake. And this one is... Pistachio Sansevieria. Oh my god! Ang unique! Kasi usually, di ba parang mga... Oh my god! Ang ganda ng mga flavor. Third flavor. Flavor! Gusto na rin natin itong silva. Okay. Alam ko to eh. This is cashew Sansevieria. Wow! Ito ang hero. Yes! Wow! Okay. Sige. Okay, let's put the chocolate in the middle kasi siya yung ano eh. Ano bang usual favorite mong cake, Mother Dear? Okay. Ako kasi ano, ang favorite ko na cake, dalawa lang. Actually, pwedeng tatlo. Number one sa akin is carrot cake. Number two is blueberry cheesecake. Okay. And number three, I like Sansevieria also. Hindi ako into mga chocolate cakes, not even chocolate ice cream. Hindi ako masyadong... mailirik sa mga chocolate. Pero,
kumakain naman ako pag dark chocolate kasi ayoko nang masyadong matamis. Ako, favorite kong cake. Hindi ako mahilig sa chocolate cake. Pareho tayo, babe. Hindi ako mahilig sa anything chocolate, hindi ako masyadong mahilig. Kahit pa shake yan or ano. Ang favorite kong cake ay, ano ba? Mango tart? Mango bravo? Or anything mango? Blueberry cheesecake! Blueberry cheesecake or... Wait lang. Banana something. Yung pinaka... Banopipay. Banopipay. Ayun, sorry. Ban. Ayan, yun yung mga gusto kong lasanan. So, start na tayo. Okay. Ako, ang gusto kong, ano, ang gusto kong tikman yung pistachio muna. Just a disclaimer, again, hindi po ito mukbang. Yes, this is just, you know... A taste test. Taste test. Ano, ito na lang gamitin mo spoon. Pakita natin sa kanila. Ayan siya, guys. O, diba? Parang nakikita ko may layer ng sansribal. Three layers siya. May three layers. Yan sa'yo. Wait lang naman, makisama ka naman, mami. Sabay naman tayo. Ba't kailangan sabay? Ganun yun. Oo, sige. Ayan, guys. Ayan. Wala tayong nasabi. Sarap kumain. May twist. Masarap. Ninanamnam ko pa eh. Sinasabi ko sa inyo, masarap siya. Kukuha pa ako. Ano? Ito, wait lang, pigilan ko yung sarili ko. Baka hindi ko na makain yan. Nga eh. Kasi gusto ko pa siyang ang sarap eh. Medyo may katagalan na. Since the last time na kumain ako ng Sansibal. Meron kasi mga butter, yung mga Sansibal cake na... Ako ah, parang medyo parang oily yung lasa. Medyo yung butter is... May lasang-lasang yung butter na parang... Parang margarine yung gamit. Parang ganun. Alam mo yung lasang-lasang butter, hindi blended na lasa siyang cake. Mm. Parang ramdam mo kumakain ka ng oil. Meron siyang twist. Because ito lang yung nakain ko na Sansibal, pero pistachio yung nakalagay. And second, it's ano... Sarap. Maganda yung blend ng sweetness niya. Hindi matamis na matamis, hindi naman mataba. Kasi ako pagdating sa mga desserts, mga cakes, gusto ko yung medyo angat yung tamis, pero hindi to the point na sobrang sweet. Mm. That is perfect yung timpla. Masarap. Mm. Mm. Perfect lahat. So, since we came from the pistachio sensible, dito muna tayo sa dark chocolate cheesecake. Mami, kailangan mo uminom ng water. Pakita yeah, inom ako ng water. Hindi pa tapos. Kasi meron pa akong minumuya. Dark chocolate cheesecake. Ayan siya. Nakikita nyo ba, guys? As you can see, merong moist cake ba yun? Layer siya ng mga chocolate cream, moist. Oh, moist cake. Mm-hmm. Mousse. Oo, parang ganun. And parang may buo-buong chocolate. Ayan o, parang may buo-buong chocolate siya. Chocolate chunks, no? Yeah. Minum na ako ng water, ah. Weh! Mm-hmm. Ang daming chocolate. May buong chocolate, guys. Cheesecake siya eh. Layer siya. Alam mo, una kong masasabi dito, as in, ito yung unang pumasok sa utak ko. Kung mahilig ka sa chocolate, kung favorite mo chocolate, patok na patok. Masarap siyang dark chocolate. Hindi siya yung nakakaumay na dark chocolate. Hindi rin siya yung sobrang mapaklang dark chocolate. May konting tamis. Ikaw, ano masasabi mo? Ito medyo nasa, ano, mataas yung sweetness para sa akin. For pero, a dark chocolate. Pero, ibang layer kasi parang may mousse. Meron din talagang chocolate itself sa loob, aside from dun sa topping niya. And meron din yung tapos parang meron pang cakes. For somebody na talagang mahilig sa mga chocolate cakes, I think pang-anok. Ako kasi, nakatikim na ako ng isang dream cake. Nung birthday ni June, mami, niregaloon siya ng tita niya ng cake. Mm-hmm. And yung dream cake na yon ganyan lang din. Pero ano, ang laman lang is parang chocolate cake talaga. Ano tawag doon yung moist? Moist na cake. Mm-hmm. Chiffon. Mm-hmm. Ganun lang, tapos may tapal ng chocolate. Ito mas worth yung money nyo dito kasi iba-ibang layers. Kailangan ko uminom. Kasi umay nga ako. Matamis. Matamis. Mm. Ayos ha. Hello, hello. Ano yan? Masarap siya. Okay. Very rich next. Sa chocolate. Hindi siya tinipid. Okay, this one is 1, 2, 3, 4. 4 layers. Ito yung gato yung tsura niya. Ito yung tsura. Sharing is caring. Cashew Sansribal. It is the traditional Sansribal na meron tayo na maraming mabibili sa market. Tingnan natin what makes them different. Kasi, as I've said earlier, is yung Sansribal is one of my favorite cakes. Mm-hmm. Hulo. Mmm.
Matamis siya. Mm. Parang malakas pa rin ang dating sa akin itong original. Si Mami talaga, kahit anong ibigay mo dyan, pag nabawa, sinigang na may watermelon, sinigang na may mangga, gusto niya pa rin talaga yung original na original na taste na, alam mo yung kinalakihan niya, parang ganun ka, no? Mm. Ayaw mo may mga twist, lagi ka sa original. Hindi naman. Classic. Okay lang din. Kaya lang, parang malakas ang dating sa akin itong cashew, sansibar, itong original. Pero this one kasi, as I've said, diba sabi kasi may twist, may something. Mm-hmm. Kanina akala ko konti eh. Konti at saka parang konti lang makakakain kasi parang ang liit compare sa mga traditional cake sizes na nabibili natin sa The Bus, yung mga size kunwari sa Red Ribbon, Goldilocks, o yung square na mga ganyan. Pero, ang laki pala niya kasi hindi naman ka makakakain ng, hindi ka naman makakakain ng maraming-maraming nito in one sitting eh, di ba? Baka I like the idea na nandito siya sa tin can. Ang cute nga eh. Matamis yung cream. Baka, ang sarap nito, grabe. Mas malalaki yung chop ng kanyang cashew. Okay, Mami, finally. Never ka pa yata tumikim ng red velvet. Alam niyo guys, fun fact, mahilig ako sa red velvet. Sa UP, maraming nagtitinda na students ng mga red velvet crinkles. Parang 15 pesos isang crinkle. Wala nang nagnenegosyo sila, parang baon nila. Game na. Hindi, wala lang kasi hindi ako sanay na makakita ng red velvet na sobrang, lusog, ganun. Sobrang laki niya. Siya, no? Diba yung iba parang, Diyos ko, kulang na lang, huwag mo nang lagyan ng cream cheese. O yan, kakamayin mo na lang yan. So let's... Red velvet crinkles, hati kaya okay. Tayo? Hindi, natag-isa na lang tayo. Ang laki niya ni. Kahit na. Grabe, ang laki niya, girl. Pwede na siyang gawing burger. Nga. Mini burger. Mabigat siya. In the center, no? It's cream. Whipped cream ba ito? Usually, dapat cream cheese, pero parang itsurang color white eh. Parang... Is this really not sweet? Sweet came from here kasi. Hindi, may mukhang water eh. Kahit na. Medyo may ano siya eh, may paet eh. But it's okay. Hindi na may paet. Talagang feeling ko 20% yung paet. Tapos sobrang siksik niya. Is that natural taste ng red velvet? Kasi ako... Hindi. Dito yung usual red velvet na matamis naman. It's my first time to... Try? Lagi ko siyang binibigyan, bumili pa nga ako ng tatlong tab na red velvet. Ayaw ko! Pinipilit niya ako. Ayaw ko niya. Ano ba yan? Sabi ko. Ayaw niya. Hindi na ako. May hilag sa chocolate crinkles. Kasi it looks like, chocolate crinkles, no? Yung mga ganun. Basta, alam mo, oo nga. Mas lasa siyang chocolate crinkles kaysa red velvet crinkles. Sure ka ba? Is this, ano ba sabi? Alam mo, since na-try ko na mag-bake, guys, ng mga red velvet crinkles, ng mga red velvet cupcakes, parang feeling ko na sobrang sa floor. Feeling mo? Our last one. Wala na tayong choice kundi. Ito na to. Dabati na tayo kay Silvana. Please na maghati na tayo dyan ah. Silvana. Hi. Siyempre, di ba? Ayun. Tayo. Sa loob nito, ilan ang laman? One, two, three, four, five. Is that the real packaging niyan? Siyempre parang feeling ko dapat iba yung packaging dapat ka-shape din. 1, 2, ba 2? Okay, game. Hey, 4 ba 4? Ano ba talaga ng Silvana? Parang San Silvana siya sa akin. Pasado naman. Nung San Silvana, wala siyang either cashew at saka wala pistachio. Diba? Wala. Ang ganun siya. Nakakabusog, guys. Alam nyo, maraming nagre-request sa channel namin na mukbang. Hindi kami marami kumain. Pero frequent yung kain namin. Parang konti, tapos... Maya-maya ulit. Maya. Parang hindi namin kaya yung isang bultuhang marami. Grabe din yung isang bultuhan. Pero we will try, no? We're working on our mukbang para... Hoy, excited ako sa mukbang namin! So, ang aming mukbang international. Sasakay pa kami ng aeroplano for you guys. Pusid din kasi nung Thailand kami sa Bangkok, nung nag-Bangkok kami, magmumukbang dapat kami. Second day pa lang, sinakitan natin yung chan eh. In fact, may kami nakapag street food tour, may mga kami plans. May video kami street food tour dapat, ultimate. Mm-mm. So wala, talagang wala. Nakikita ko kasi na parang unstable talaga siya. Kumakain, yung mga meals namin kumakain siya, pero talagang konti, hindi yung makain. Siguro talagang nandoon pa din yung sakit ng tiyan niya hanggang umalis kami ng Bangkok. So,
So we'll try another, hopefully, in our next trip. Meron kaming mukbang. Ito na to. This is it. Ayusin mo yung chan mo bago umalis. Bakit yung chan ko yung inaaway mo? It's like this, no? Mami, nakita mo muna yung mga comments. Wait lang. Nakita mo yung mga comments sa video. Ganun daw talaga sa Bangkok. Marami sumasakit yung chan. Oo nga. Pero te, maayos hindi tayo kumakain ng just-just, no? Hello? Kasi ganito, ako kasi, whenever I travel, parang you have to, prepare yourself. Maganda dapat yung condition ng katawan mo. Hindi ka parang may sipon, nagsasakit-sakit ang chan mo. Kasi iba yung magiging iba yung environment eh. Mag-a-adjust yung body mo. So kung puyat-puyat ka, pagod ka, may imo ka, may sipon ka, pagdating mo doon, magiging worse yan lalo. I-ready mo yung sarili mo before the trip, para naman mag-enjoy tayo. Yung kasama naman tayo lumanding. Inaano ka ba? Talaga naman, no? Sabi ko lang. Kala mo naman, te. Grabe siya. Ito nyo, ha? Mga nababa. Ah, saan? Parang pwede mo pa ipang-regalo yan. Ito din. Ayan, o. Diba? Ayan yung pinakamaraming nabawas kasi yan yung pinakamasarap. Ito una, eh. Dito naman sa dark chocolate cheesecake, konti lang din. Ano kaya kung mag-ano tayo? Wine and cheese mukbang. Ano? Inuman tayo. Bakit tayo din? Ano? Anong wine and cheese mukbang, mami? Ayoko nun. Wala akong maiinom. Hindi akong mahilig sa wine. Sama natin si daddy. Inuman tayong tatlo. Kayong dalawa na lang ni daddy sa channel. Sa channel natin, dalawa. Bakit, mami? Masarap ba? Wine and cheese? Uso yun, no? Sa mga ano? Uso yun sa mga ano eh. Nagmamature na. Hindi pa ako nagbamature, te. Ayoko ng wine and cheese mo. Hindi ako wala kayo ganito na lang. Wine and cheese. Ano yun? Pinapapak nyo lang yung mga even? Mga ano lang. Cocktails. Mga pika-pika lang. Mga pa-eklabo lang, pa-social lang. Tapos meron kang raclette. Ano yung raclette? Ano ba, be? Punta ka kasi sa Europe, eh. Para malaman mo kung may raclette. Ano nga? Raclette ba talaga tawag doon? Raclette yata yun, mga yun. Silent yata sa YouTube. Ay, sa ano, Europe, eh. Tignan mo, ha? Why nabusog na ako. Paano yan? Basically, that's it for our taste test. Mukba. So, ngayon naman, bago natin i-end tong taste test segment sa ating vlogmas, pinaka-favorite mo, i-rank mo sila sa gusto mong bilhin. Yun na lang. Okay. First things first, thank you sa Orange Cup PH for sending this to us para matikman namin. So, ako, ang preference ko, I still go for the classic. Talaga? Yeah. And then, next ko is itong pistachio kasi meron siyang something. It's also not too sweet. But at least, meron. I go for this also. This, what's this? Silvana. Siguro, actually, this is good. Our chocolate cheesecake is very good. It's just that, hindi lang kami talaga mahilig sa ako. Personally, hindi ako mahilig sa chocolate cake. And ganun din yata, ganun din siya Hazel. Pero hindi ko gusto ito. Gaya-gaya ito sa akin. Pero compare. Rank class to sa akin is si Velvet. Kasi talagang hindi naman talaga din ako mahilig sa mga ganyan. Ako mahilig ako sa mga food na may parang fusion, ganun. Fusion. Mga pinagsama-sama, Singapore, Malaysian, Thailand, ganyan. Gusto ko yan. So, gusto ko talaga itong bagong-bagong pistachio na San Sribal. Next. Bet ko siya. Lalo, perfect kayo yung tamis. Ito sa next, syempre. And then, of course, ito. Okay. And then, ito din. Though, mahilig ako sa red velvet cream kasi hindi siya yung sa tingin ko red lang. Velvet na so, sa darating na Christmas, kung wala pa kayong gift ideas, So, hindi na kayo magbabalot, dare-diretso nang iaabot sa inyo. Yung mga dream cakes na yan. Very, very nice kaya i-deliver nila through Lalamove. Thank you. Yes. Thank you so much. Thank you for watching.